Hello guys, for today, gagawa tayo ng DIY flashcards. So, since naka-lockdown tayo ngayon, nag-iisip ako ng mga activities na pwede mong gawin para mas sulit naman yung pag-quarantine natin. So ngayon, naisip ko gumawa muna ng flashcards para sa anak ko, sa 1-year-old na anak ko. Ayan. So, eto, saan ko nakuha itong printed na to, printed na flashcard. So, you can download it sa Google. So, meron mga free print, mga printable na flashcards doon. Gagawin nyo is, piprint nyo lang siya directly para ito na yung kalalabasan niya, ito na yung result niya. So, ang gamit ko dito, para mas maganda yung pagka-print niya, gamit kayo ng print photo paper. And, kahit anong paper lang na nabibili sa National Bookstore, pero itong gamit ko, mas maganda yung quality ng printing niya. It's a coif photo paper. So, yung tatak niya is coif. And then, ngayon, magka-cut na tayo one by one. So, ano nga ba lang materials na gagamitin natin? Mga materials na gagamitin natin is ito. Meron tayong laminating film. Pwede mo siyang mabili sa National Bookstore. So, pwedeng, 120 microns lang. So, ganito lang siya kanipis. Pero, mamaya magiging makapal na yung flashcards natin. So, kung wala kayong laminating machine, pwede kayong gumamit ng plancha. So, para so yung mga materials na gagamitin natin. So, meron tayong punchers. And then, eyelets. Optional lang naman yung eyelets. Kung gusto nyong lagyan yung, flashcards nyo. Kaya lang ako kasi maglalagay ako ng eyelets kasi yung anak ko mahilig siyang manghila. I mean, nasisira yung pagkakalagay niya kasi hindi siya matibay. So, para mas matibay siya, lalagyan ko siya ng eyelets. So, this is optional. Pwede lang namang puncher lang or and then diretso na kagad na gawin. So, meron din tayong ring. So, ang size nito is, I think, nasa 2 inches to. So, yung paggagamitin natin later. And then, itong eyelet puncher also, parang pinaka locker niya. Ayan. So, ito yung eyelets. And itong laminating film, no, 120 microns. So, since sira ang aking laminating machine, mamaya, gagawin natin siya through iron. So, let's go! You can also use paper cutter. Pag wala kang paper cutter sa bahay, pwede na po yung gunting. So, yan. Guys, ngayon, papakita ko sa inyo paano ito i-laminate sa using plancha. Since wala akong laminating machine at nasira siya, so, gagawa tayo ng alternative. So, para makapag-laminate ka, you can use plancha. So, gawin mo lang ganyan, and then, tapos yung plancha mo, sobrang init. Plus, patungan mo siya ng manipis na papel para ma-laminate siya. So, ngayon, start na natin siyang planchahin. So, dapat face tayo siya ng ganyan. Tsaka dapat yung pinagpapatungan nyo, wag kumot or tela. It should be hard things like this. Kailangan medyo matigas yung ilalim. Para mas mabilis siyang malaminate. Tsaka ready na siya for cutting. So, i-cut na natin siya. Then, later on, saka natin siya lagyan ng mga eyelets. So, maglalagay na tayo ngayon ng ating eyelets.
ating finish na flashcards. So, hanggang nalagyan ko na siya ng mga eyelets. So, ngayon, nalagyan natin siya ng ring. So, ito yung ring na pinakita ko kanina. Ayan. So, ilalagay na natin siya one by one. And then yung corner nito, gamitin natin ito ng corner puncher para hindi masakit sa balat, or kasi may tendency na dumikit siya sa balat is masakit. So, gamitin natin ng corner puncher. So guys, ito na po yung finished product natin. Ito na yung ating flashcard. So mas matibay po siya kasi nilagyan ko nga siya ng eyelets. So pwede namang walang eyelets. Depends naman sa inyo. It's optional naman kung gusto niyo maglagay ng eyelets. Yan yan. So ayan, ito na siya. Pwede na siyang pang natin sa anak natin, sa mga 1-year-old to 2-year-old. So ito yung mga first words nila. So, hope nagustuhan niyo yung video natin today. Till next video and DIY again. Bye!